Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanyang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas, na siyang pinakapunong pari noon, ay nagsabing, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taon na iyon, ipinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang sa kanilang bansa upang tipunin ng mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglingkod sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakit nila.